Flashback. So yan po yung kinakain niya, no? Ayos pa tayo dyan. Ato eh. End of flashback. What's up sa inyo, mga kabutingting? So, andito na naman tayo sa isang munting video. Para dun sa mga nagtatanong, no? Ako nangihingi ng diagram. So, dinownload ko lang po siya, no? So, nandiyan dyan na po sa description box. Yung link niya po, pakidownload na lang po dyan yung diagram. Yan lang po yung pinagbasihan ko, no? Para gawin itong DIY project na to. So, ito po siya, no? So, I think diagram niya, no? So, pakiclick na lang dyan yung description sa baba. Bago nga pala na mag-umbisa, no? Shoutout nga pala dito sa mga Facebook page na share ko itong video na ito. Maraming salamat po sa inyo. So, andyan lang po sa screen. Shoutout po sa inyo. Saka doon na rin po sa mga nasubscribe po sa akin sa aking YouTube. Mga nagpapashoutout, ito na rin po kayo. Maraming salamat. Close po kayo dito sa screen. Mayroon po bagitong isa-isa. Maraming salamat po, no? So, kung tutulong ko po kayo sa app na rin mga kaya, no? So, nag-isa po ako ng DIY nito kasi alam ko pong magkaya ko yung nagbumuha ng sarili mong project. Mas madaling siya maayos, mas madaling siya maintindihan. At saka nakita ko po yung cost. May sumang nagtatanong kung magkano siya, no? Halos kalahati po siya ng price ng bagong pure low frequency inverter, no? Pure siya, sine wave. So, halos kalahati po siya ng presyo. Mababapas kalahati, no? So, kaya po ako nag-DIY. So, yung nangyayin kong diagram, nandiyan po sa baba, yung description box, no? Ito po siya, pinarin ko po siya para mas madaling intindihan, mas madaling basahin, no? Pati po yung mga MOSFET na kakailanganin. So, namimili po ako, nagpasa-pasa po ako ng mga datasheet, kung ano magandang MOSFET na gamitin. So, napili ko lang po yung mababang specs, no? So, actually, sa mga DIY na ganito, marami mga makikita sa YouTube. So, pinadalo ko lang ika na, tsaka mas maganda rin, bukod dun sa napapanood niya siya, eh, may actual din siya, no? So, umpisa na natin, no? Panoorin niyo marin pala yung link na nasa baba, no? Arab siya, no? Arabic siya. So, kahit hindi niyo na po pakinggan, basta masundan niyo lang po yung drawing niya. Kasi, mas malinaw po yun, bago sa mga hindi pa nakakaintindihan yung diagram. Panoorin niyo po yung link na nasa baba. Mas naiintindihan niyo po yun, paano pag-connect kayo ng mga MOSFET, yung mga pesa. Mas madali niyo po maunawaan kung hindi niyo po naiintindihan yung diagram, no? So, kung gusto niyo, skip nyo muna itong video na to, panoorin niyo. Pero ngayon, i-actual natin, no? Baka mayroon lang po kayo, no? Isa natin, baka mayroon po yung transformer. Yung mandali lang sa karaoke, sa radio karaoke, no? O kaya sa mga radio. May transformer na makukuha doon, ha? Usually 12 volts, ganyan, mga ganito. 12 volts, 220. So, pwede na yan. Huwag lang tayo masyadong technical, kasi baka magiging technical tayo. So, ganyan. Hindi pwede yan kasi binaligtad mo, no? Usually kasi ang primary natin is yung 220, ang secondary natin yung 12 volts. Kaya ang gagawin natin, babaligtarin natin, ang primary natin yung 12 volts, ang secondary natin yung 220. So, for demonstration, saka sa experience, pwede naman siya gamitin. Huwag ka lang mag-exceed ng limit, no? So, nilimitahan lang natin. Katulad ito, yung transformer nito is 7 amps. So, bibihira lang ito sa mabibili, no? Kasi usually 5 amps, 3 amps, 10 amps, gano'n, no? So, example na lang natin yung pwede niyong makuha. So, usually, sa karaoke, 5 amps or 10 amps. So, yung karaoke yan, yung malaki wattage yan, no? So, makakuha yun yung malaki yung transformer. So, babalik rin lang natin yun. Magiging primary natin yung secondary, no? 12 volts. So, nga pala, pagka 12 volts po yung makukuha niya, 0-12, ibig sabihin, 24 volts na battery ang kailangan niya. So, mas maganda kasi 0-7, 12 volts na battery. So, maliwanag, diba? 12 volts na battery, kung yung transformer mo, 0-7. So, kung makakuha naman ng 0-6, okay lang yun kasi pagka nag-primary ka naman, sinaksak mo siya, lampas naman siya ng 6 volts, eh. So, na, umpisa na natin, no? Bibigyan ko na lang yung sample kung saka sakali may transformer kayo dyan. At nagawa nila yung basic. Yung link na nasa baba, no? O, nagawa nila yung basic na inverter. So, papakita ko sa inyo. Na kahit anong transformer, kung gusto nyo matesting yung ano, yung project nyo, eh, maaari nyo na matesting. So, balik ko lang yung camera, umpisa natin, ha? So, sana nakikita, no? So, ikabit lang natin yung ating extension. Ginawa nyo. So, gumamit tayo ng ibang transformer. So, ingat lang mga guys, no? Tapos, huwag nyo kakalimutan na ibalik siya dun sa feedback. Ay, tanggal yung capacitor. Dun sa feedback, no? So, yun. Gumit lang natin to. So, ito kahit magkabaliktad kung para sa transformer.
sa bukay, magkabaliktad po yan. Lagyan na rin natin yung screw para safe. Hindi siya gumagalaw-galaw. Mali pa yung kapit ng screw. Tumang siyang gumalaw. Ayos niya. So, kita ba sa camera? Dami kita lang. So, ngayon, nalagyan na natin siya ng supply. Lagyan na natin siya, no? So, halimbawa, palita ko lang sa inyo. So, yun nga, mabalik tayo sa video natin, no? So, binalik ko lang siya sa dati, no? Yung 12 volts niya. Nandal ko muna yung converter. Sa iba ko kasi sa ginagamit, no? Kung nagamit tayo 24 volts, so kailangan 12 volts lang yung ma-input natin dito, no? Ingat-ingat lang, guys, no? Kasi ito hanggang 10, hanggang 15 volts lang. So, lumampas tayo kanina. Kasi hindi natin may kabit yung 12 volts regulator, no? Hindi ko muna kakabit yung fan. So, mabalik natin. So, yung DC, check muna natin ulit. Kung ilan yung input natin. So, 10 volts, lagyan natin siya ng 24 volts. 24 volts. Balik lang natin siya. So, AC. On. So, may 223 tayo ng 223 volts AC. So, ano bang pwede natin magamit dito, no? So, sasaksakan natin siya ng electric fan. Dali lang, guys, ha? Laga na siya, guys. Ayan. 1 amperes. Yung nabukonsumo niya, no? Hanggang 2. So, ilang amperes ba ito? 7. Hindi naman siya umiinit. So, guys, hindi naman siya umiinit. So, ito burning nyo siya para malaman nyo, di ba? Pero para sa akin, na-testing ko na siya, okay naman siya. Kahit number 3 natin. Ayan siya. Di ba? 24 volts. Okay naman siya, guys, 24 volts kasi pagka 24 volts ang gamit nyo, maliit lang yung kinakain ng current kumpara dun sa 12 volts na battery, 7 volts to, ang laki ng current na kinakain nyo. Kaya ito kahit maliit na wire lang, okay lang. Ayan. So pwede rin dyan ng TV. Patayin ko muna. Masasak natin yung TV. Masasak pa yung wire ng TV. So guys, yan, nakasaksak na, no? Ito natin. Nagko na siya. Yun, nagko na siya, di ba? So yung kinakain niya is 2 amperes. 2 amperes ito, 7 amperes. So, okay lang. Di ba? So, patay natin. Ayan, patay na siya. Di ba? Oh, yun lang, guys. So, salamat sa panonood, no? So, dahil sa nag-DIY tayo, sana paunawa lang. So, ano man yung makakuha yung transformer, eh, testing ninyo sa 5 amperes. Kahit 3 amperes minimum. Testingin nyo siya sa ilaw. Electric fan. So, kung gusto nyo, base nyo na lang 5 amperes, no? Then, sa 5 amperes, kahit paano yung TV, electric fan magagamit nyo. So, dun nga pala sa magsasabi na, ano, sa 12 volts na battery pack, yung, ano, DIY na, ano, pwede ka naman dumagpailaw ng 12 volts na ilaw, di ba? Electric fan na 12 volts. So, ginagawa ko lang itong DIY na to sa simpleng paraan sa transformer. Kasi yung technology ngayon, kung dati sanay tayo na pag nag-brownout, pwede na yung radyo, lagyan ko na ng battery. Makikinig ka ng balita kung ano nangyayari na, no? Bakit nag-brownout, bagyo, gano'n. And dahil nauso na yung video, minsan sanay tayo nakikinig ng balita na may video, no? Hindi lang audio. So, sa paraan ito, makakapag on kayo ng TV, kahit paano, no? LED TV, kahit, you know, CRT TV, makapag-on kayo niya as long as makikita niyo may wattage niya, eh, kaya yung consumer niya, di ba? So, pwede niyo siyang i-burn-in, hawak-hawakan, para testin niyo, tsaka, yung circuit niyo po, may protection naman niya, no? Pagka overload ka, pusa siya mag-off, hindi naman siya puputok, tested siya na mag-overload siya. Kahit sabihin mo yung setup mo ng MOSFET, eh, mataas, automatic magbiblim siya kung nakita nyo nga, di ba? Kulang tayo ng voltage. Nag-off siya, di ba? So, may safety features naman siya. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Thank you very much.